So yun guys, mamaya samahan nyo ako, i-share ko sa inyo kung ano-anong mga home remedies ang pwede natin gawin o gamitin laban sa parvovirus disease yan. So guys, mamaya magkakaroon tayo ng konting kaalaman about dyan. So watch out and guys, samahan nyo ako para talakayin yung mga home remedies na yan. Welcome back again sa aming YouTube channel together with Abby. Ayan po siya. So mamaya, i-viewin ko po siya sa inyo kasi natutulog pa po siya. So mabalik tayo ulit sa ating topic. So ano-ano ba ang mga home remedies na pwede natin gamitin or i-apply sa ating mga alagang aso na merong parvovirus disease na yan. So ano-anong klaseng siyang home remedies na pwede natin gamitin or ibigay sa ating mga alagang aso. Lalo na ngayong quarantine days, mahirap maghanap ng vet. Minsan merong oras yung bukas nila. Hindi natin masasabi ang emergency or incidents na yung aso pala natin is meron na palang ganung sakit. So dapat maging aware tayo dyan at maging kalma kung ano ba yung dapat natin gawin para ibigay sa ating mga alagang aso. Yan, guys. So, ano-anong klaseng uri ng home remedies? Guys, i-share ko lang din naman sa inyo itong tips na to kasi based on my experience, proven and tested ko na to sa aking mga alagang aso na nagkaroon ng parvovirus disease. So, hindi naman din ako nag-alinlangan na i-share sa inyo kasi na-try ko na sa kanila. And effective naman, pero siyempre, meron, samahan na rin natin ng dasal and mahabang pasensya. At siyempre, para tao din yan. So, dapat lagi natin sila in-monitor time to time. So, yun guys. Ang number one na home remedies na pwede natin i-apply sa ating mga aso is honey. Yes, honey. Yan, ayan po siya. Ano ba ang benefits ng honey para sa ating mga alagang aso? Tsaka number one siyang kasama sa mga home remedies at bakit siya napaka-importante. So, nagbibigay siya ng health benefits. So, ano-anong klaseng health benefits pa yan? Kunyari, mayroong mga cause doon sa ating mga alagang aso tulad ng mga allergies. So, ano-anong klaseng allergies ba ang meron sa mga alaga nating aso? Yan yung pagkakamot, red irritate skin, yung namumula yung kanilang mga balat, and then yung rubbing of face, yung tulad ng hinuhudod nila sa lapag, kung saan-saan, and yung head shaking, yung mahilig sila gumano. Yan, ganun. Tapos, yung hair loss, at yung hot spots. So, ano ba yung hot spots? Yun yung tinatawag na parang mamaso ba? So, yun, dapat maiwasan yan. Yan. So yun guys, mabalik tayo sa ating topic. Anyway, ito pala si Abby ngayon. Kumakain siya. Actually, gising na po siya. Ayan po siya. Kumakain siya po. Kumakain po siya ngayon. Ayan eh. Okay. Oh, diba ang takaw niya? Ayan, so ganyan naman yung everyday routine niya eh. So pag umaga, pagkagising namin, kumakain na po siya. Kung may kakainin. O wala. Medyo na. Ganyan po siya, everyday po siya. Ganyan po yung ginagawa namin. Pag umaga, kumakain po siya. Pero pag tulog pa siya, hindi po namin siya ginagising. Kasi, ang sarap po ng hilik niya. Para po siyang tao. Then, number two is, heel wood. So, nakakapagpagaling siya ng sugat ng aso. So, anong klaseng sugat ba ng aso yun? Like, kunyari, yung sugat nila is infected ng bacteria. So, pwede natin i-apply yung home remedies na yun. So yun, nai-eliminate niya yung bacteria or implementation ng ating mga dog. And then number three guys is kennel cuff. Ano ba yung kennel cuff? Yung aso natin, syempre, like I said nga, parang tao din yan. Inuubo din yan. So naranasan din ang aso namin yan. So ang naalala kong ginawa namin yung dahon ng oregano na nilaga namin, tapos pinisa namin yung katas, and then nilagyan namin ng konting honey, konting-konti lang naman. Kapag yung aso natin is adult na, pwede natin silang bigyan ng 1 teaspoon ng honey. Tapos, pag yung mga alaga naman natin is maliliit pa, pwede natin silang bigyan ng kalahating
teaspoon. And then number 4 is aid digestion. So ano ba yung aid digestion, guys? Katulad ng gastrointestinal yan, problem, and then indigestion, diarrhea, and constipation. Yan. So yan yung mga benefits ng honey para sa ating mga alagang aso, guys. And then 2 home remedies natin is sugar, brown sugar. So hindi naman siya to, parang siya alternative. Kung wala po kayong honey, pwede niyo pong gamitin yung brown sugar. Make it yung mga 1 teaspoon lang, ihalo niyo sa water, tunawin niyo. Yun. So kung walang honey, pwede niyo siyang ipamalit sa honey. And then next is dextrose powder. Yan guys, ito po. Yan, dextrose powder. Ano ba ang benefits o na itutulong yan sa ating mga alagang aso, lalo na kapag meron silang nararamdaman or meron silang effect or affect ng parvovirus disease. So guys, ang dextrose powder ay meron yung tinatawag na pigmentation or flavor na good or nababagay or naaayon sa ating mga alagang aso, and nagbibigay din ito ng supplement or food supplement para sa kanila, yung mga aso natin na walang ganang kumain. So pag yung dinala natin sila sa vet, may problema, yan yung binibigay nila para hindi ma-dehydrate yung ating mga alagang aso. At of course, yan yung nagsisilbing pagkain nila sa loob ng kanilang katawan. Kung walang ganang kumain yung ating mga alagang aso, yan yung pinaka-best na food supplement ng ating mga alagang aso. Yan ang dextrose powder, guys. And then next is turmeric. Yan, turmeric powder. Or kung wala kayong turmeric powder, pwede kayong bumili ng luyang dilaw. Gawin nyo siyang turmeric powder. Medyo mahaba-haba lang din yung process para maging turmeric powder. So ano ba ang benefits nito sa ating mga alagang aso? At bakit number 1 din siyang laging nasasama sa home remedies para ibigay sa ating mga alagang aso? Ano-ano ba yung mga content niya para safe talaga siya ibigay sa ating mga alagang aso? So guys, yung turmeric is good for supplement din. Actually, pwede rin siya sa tao. Actually, pantao siya. And ang benefits nito is nare-reduce nito yung serious disease, yan, heart problem, and arthritis, and etc. Yan yung sa tao. Anyways, mabalik tayo about sa turmeric, about sa ating alagang aso. Ano ba yung naibibigay nito sa ating alagang aso, guys? So number 1 is anti-inflammation. The number 2 is antibacteria and antifungal. Yan yung mga number 1 benefits ng turmeric para sa ating mga alagang aso. And then guys, number 3 is promoting heart and liver health. So yan yung mga benefits ng turmeric. And besides, meron pa dyan na mas magandang benefits sa ating mga alagang aso. Promoting health and antioxidant. So isa rin yan sa benefits na naibibigay ng turmeric para sa ating mga alagang aso. At hindi lang yan, guys. Meron pa. Preventive cataract and treatment allergies. So you guys, yung cataract, as you can see, diba yung mga kadalasan tinatamaan nito yung mga shih tzu. And anti-epilepsy, or kung nasi-seizure yung alaga nating aso. And liver disease. Yan. So yan yung mga binibigay ng turmeric para sa ating mga alagang aso na may mga sakit or may nangararamdaman katulad ng parvovirus. Kaya so lagi silang pack na home remedies para ibigay sa ating mga alagang aso. And meron pa, guys, pain relief and anti-diarrhea, and of course yung anti-aging ng ating mga alagang aso. Siyempre, ang aso may anti-aging din pala. And guys, reminders lang, make it sure na itanong muna rin natin sa ating mga vets or sa ating mga professional doctor ng mga aso kung allowed din ba silang bigyan ng turmeric. Kasi meron ding turmeric talaga na pag nasobra ng alaga nating aso is nakakasama sa kanilang health. So guys, andito na naman po si Abby. Every time na mag-shoot ako, andito siya. And nangungulit na naman po siya. So ito po siya. So guys, ito po si Abby. Basa na naman po yung kanyang baba kasi nagbasa po siya. Say hi ka naman sa and teddy bear mo. Chiki chiki chiki. Hi. Hello.
Diba? Oh, ang masyado siyang adorable. Ang cute. Eh, di ba guys? Di ba nakikita niya? Ang kulit niya, grabe. And then guys, is SMP 500. Ano ba siya? So, ito siya. Yan guys. So, nabibili siya sa mga bilihan ng mga pagkain ng mga aso, yung pagkain ng mga manok. And marami din siyang benefits. Actually, number one din siyang effective sa mga alaga nating aso na may parvovirus, etc. Ayan po yung mga contain niya. So, yung containment niya is na parang ayon din dun sa sa antibacterial na gamot na ibinibigay natin sa ating alagang aso. So, meron siyang penicillin V, potassium, sulfadiocin, sulfamericin, and sulfamethazine. So, yan yung mga content nung gamot na yan. So, isa rin siya sa nakalagay dun sa gamot na ating mga poor babies or alagang aso, yung antibiotic, kumbaga pag nire-resitahan tayo ng mga vets, yan. Meron ding yan na nakalagay doon. So, pag nakikita nyo, pag bubili kayo, tignan nyo, basahin nyo yung likod, meron din yan guys. Antibacterial din kasi siya. And then guys, syempre hindi mawawala yung vitamins na ating mga alagang aso. Ayan. Doggy Doggy. Yan yung pangalan ng vitamins ni Abby. Doggy Doggy. Vitamins. Doggy Doggy, no? Parang teach me how to doggy. Gano. So guys, kung wala naman din kayong budget para pambili ng vitamins na yan, meron tayong alternative na tinatawag para sa ating mga alagang aso na vitamin. So, ano ba siya? So, guys, yun yung luyang dilaw. Yun, yung turmeric powder. Pero, parang paste ba? Kung ihahalo nyo siya sa tubig, konti lang, tapos yun, lagyan nyo siya ng honey, tapos syringe nyo, yung syringe, ganun nyo siya. And then, yun, sa gilid lang ng bunga nga ng ating alaga aso, doon iganon natin yung luyang dilaw na merong honey. So, yun yung alternative vitamins nila para makaiwas o protection sa anumang sakit. Kung wala tayong pambili ng vitamins, yun ang pwede nating gawing alternative na vitamins. So, every lang siya, twice a day, siguro mga 3 ml lang doon sa syringe. So, yun guys, that's it for today, our video. And na-share ko na po pala sa inyo yung mga tips na maaring gawin nating home remedies para sa ating mga alagang aso na infected or merong parvovirus disease. And syempre, lockdown ngayon or quarantine, syempre mahirap maghanap ng vet na bukas. So yan yung number one home remedies natin na pwede nating i-apply or gamitin para sa ating mga alagang aso. And advice lang guys, syempre hindi naman din tayo mga totally veterinaryo or vet. Make it sure na ipapatingin pa rin natin sila sa ating mga vets para makasigurado tayo. At yan ang number one na talaga nating gagawin, ang pumunta sa vet. Anyway guys, maraming salamat sa inyo. And sana patuloy niyo pa po kami subaybayan ni Abby sa mga gagawin namin new videos. So, again, inuulit ko, kung hindi ka pa po updated sa aming mga videos, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and click the bell notification para lagi po kayong updated sa aming gagawing mga videos. And guys, sa susunod na tatalakayin natin, yung pangalawang sakit naman ng aso na nakamamatay din, parang parvovirus din siya, parang kapatid din. So, tawag naman sa kanya is distempered, yun. So guys, yun yung pangalawang sakit ng aso na delikado na nakakamatay. So tatalakayin natin yun by next week. And i-share ko sa inyo yung mga konting tips or nalalaman ko about sa distempered. So again guys, maraming salamat sa inyo. And sa mga dog lovers dyan, again, salute po ako sa inyo. And keep safe and God bless. Kita-kits po tayo sa aking susunod na videos.